Hello, nakatira ka ba ngayon sa mga bagong building na maraming pinagbabawal, like pagluluto ng tuyo? So, may good news ako sa'yo. Panoorin mo lang ang video na to kasi ituturo ko sa'yo kung paano pabanguhin at pasarapin lalo ang tuyo na niluluto mo. Nymphabutal Anso po and welcome to my channel! And please don't forget to like and subscribe para updated ka sa mga bago kong video. Okay guys, punta naman na kami ngayon dun sa supermarket na malapit sa amin para maghanap ng kung meron bang tuyo na mabibili. Hirap na mamili pag madilim. Baka makita. Aray! Lingon kasi ng lingon. Ulit! Hindi ka nakuhaan. Pwede naman. Ha? Ibili lang kami ng tuyo. Ito lang ba display nila, Tart? Wala na bang iba? Teka, magtanong tayo. Para lulutuin. Wala ka doon. Masaksak. Masaksak sila. Isa sa mga pinakamahirap hanapin yung magandang sapsap na tuyo dito sa Dubai. Pwede din yan eh. Kaya alisapot sila. O diba, no choice ang tawag. Try na lang to, first time. Ayan, nakabili na kami ng tuyo. Pwede nang lutuin ni Tart. Tart ko, uwi na tayo. Marami na natakot mga tao dito. Sige na, labas na tayo. Grabe, face mask lang. Takot talaga. Akin na yung iba, Tart ko. Okay na, kaya ko na Tart. Magaan lang to. Tara na. Thank you. Bait talaga ng asawa. Okay, harapin na natin ang katotohanan, guys. Dapat ang aking topic for today is paano magluto ng tuyo na mabango ang amoy. Kaso dahil pangit yung nabili nating tuyo, dalawa na magiging challenge natin. Titignan natin kung yung tuyo na ito ay gaganda pa ba or makakain pa ba dahil sa itsura niya. Man sa pag-iinarte, guys, pero sa tagal ko dito, first time kong bumili ng tuyo na ganito ang itsura kasi feeling ko kasi dito mukha na siyang sira na. Pero dahil tinitinda pa rin siya, siguro try natin today kung okay pa ba to kainin. So, para bumango ang ating tuyo na niluluto, kailangan natin ng ingredients na garlic, crushed pepper, and then yung vinegar. Ayan yung mga ingredients na kailangan natin para bumango yung ating niluluto na tuyo. Okay ba yun? Tingnan lang ako, ha? Mix na natin. Before natin lilinisin yung tuyo, kailangan imimix muna natin ang crushed pepper, garlic, at ang vinegar para ready na siya after tayo maglinis ng ating tuyo. So we're done mixing. Ito na tayo sa paglinis ng tuyo natin. So para dun sa mga hindi nakakaalam, bakit importante na bumango yung tuyo na niluluto mo is dito kasi sa Dubai, may mga building dito na ipinagbabawal yung pagluluto ng tuyo kasi mabaho siya. Kaya yung iba, kahit gustong gusto nang kumain ng tuyo, hindi sila pwede magluto ng tuyo sa bahay na tinitirhan nila. At yung tuyo, para sa mga mahihirap na Pilipinong kagaya ko, is masarap talaga siyang gawing appetizer. Pero ang reality is, napakahirap talaga maghanap ng magandang itsura ng tuyo dito sa Dubai kasi hindi naman siya kinakain ng lahat ng mga tao. So ang dapat mong gawin is linisin according sa appearance ng tuyo na nabili mo. Kagaya ng itsura na to, dapat matanggalin siya ng kaliskis, ng ulo, ng bituka bago siya hugasang mabuti para matanggal yung alat niya. Yan, kasi makita mo yung itsura niya, mukha na siya talagang, ewan ko kung mukha pa siyang makakain mamaya.
So, hugasan na lang talaga natin mabuti ito. Unlike kasi sa mga kagaya ng normal na magandang itsura ng tuyo, is pwede mo na siyang direktang hugasan para maalis lang yung kanyang saltiness. At pagkatapos hugasan, is imamarinate na natin siya dito sa mixture ng vinegar, garlic, and crushed pepper para maalis yung kanyang mga kung ano pang dapat niyang alisin, kanyang amoy, bumango siya, at yung natitira niyang alat is maalis din. Babad lang natin siya for 10 minutes dahil medyo may ano siya, may pangit-pangit na itsura. Ayan. After 10 minutes, pwede na natin siyang lulutuin na. Kung gusto mong super bango talaga niya, pwede mo ihalo lahat yung mga garlic na sliced mo para mas bumango siya. Pero try natin ngayon sa appearance na to na kakaunti lang ilagay natin garlic. Ayan, ang bango na niya. Mukha na siyang masarap. Mukhang amoy masarap na ang amoy niya. Nakakagutom na amoy. Feeling ko makakain ko talaga ito ngayon dahil kala ko noon sa itsura niya, hindi na siya pwedeng kainin. So guys, feeling ko sasuggest ko na sa inyo na bumili na din kayo kahit ganitong itsura, ayos lang. Ang ating mabangong pritong tuyo. Okay, thank you for watching guys. And please don't forget to like and subscribe. God bless us all. Thank you. And see you in my next video. Bye!